Napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Maayong buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programang Tinig ng Bayan adlaw nga Biyernes na kita, 18 sa bulan sa Hunyo 2021. Kumusta? Ubay-ubay ni atong hisgotanan mga katinig sa kinatibukan natong programa. Maong kami nagaimbita kaninyo nga ubanay kami hangtod alas 6 sa atoang programa para hisgutan ang daghang kayo nga mga butang kalabot sa mga panghitabo nga nakaapekto kanato. Grabe ni nga kaso na pod ginatala sa COVID-19 diri sa probinsya sa Cotabato mga katinig, kabalo ba mo? Naana sa 825 ang aktibong kaso sa tibuok probinsya tungod sa COVID-19. Di magtambay gawas just stay home. Busa kinahanglan kita magstay home niini mga katinig, no? Kaya kini nga naasoy nga ihap dili ni basta-basta lang. Kaya tungod paspas kayo nga ni Kuyanap ang nadugang kagabi nga ihap sa probinsya sa Cotabato 86. Ay nga nakadaghan mga katinig, pero sa tibuok Soccsaron Region 393, no? Na puyo ang tagbalay ani. Mga katinig, sa President Rojas, atong nasayran nga taas gapon ang aktibong kaso sa kasamtangan. Pero doon ay good news, no? Kay bisan pa niini, sumala pa sa report nga atong nahipos sa manageable pang situation. Pero hangtod ka nung sa abakini, no? Ang padayon mo, nagasakang ihap sa COVID-19. Atong makahinabi karoon ang atuang Municipal Health Officer, si Dr. Dominic Laos. Doc, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Hello, sir. Good morning. Good morning po sa mga listeners. Opo, makibalita lang mi Doc, no, kumusta ang situation diha karon? Niini nga problema nato sa pagkuyanap sa COVID-19 o kung sa mga lakang ginahimo ninyo, especially nga doon na kita yung problema sa mga bed capacity sa mga hospital, di lang diha sa inyo ha, sa tibuok probinsya. Sa karon sir, basic lang ang mong ginahimo kung kaya mga suspected case o kaya mga clustering. So, gina-contain na mo and then gina-promote na mo na minimum health protocol gapon and ang vaccination natin. Oo. Kasi sa karoon, naanata ka sa surge, so pwede na gina natin mapunggan na agad na makasulot o na agad na magkawas ka mga kaso sa mga iba-ibang munisipyo tungkol sa surge. Oo. Mawalagi ang dakong problema karon, no, kay mak kada adlaw perti nga taas sa kaso ang matala, dili kaniya dili pareha kaniya adto naara sa single digit karon. Grabe, nagadouble, no, dire sa tibuok probinsya o mismo sa munisipyo pagani usahay, no, ingani ang kaso. Pila bang aktibong kaso karon di alam sa President Rojas, Doc? As of yesterday kahapon based sa report sa DOH, tatlo na lang among active case. Sa kasamtangan, kumusta pod ang mga monitoring ang ginahimo dito sa mga suspected person nga infected sa virus? Sa karon sir, medyo strict to ginawa ang pag-monitor, especially sa mga exposed, gina-contain gina sila na mo, pero ginamon pa zero-zero per day kay may mga tao mag-inagahay ulo. Dili kung ginanin mo mapugnan, isa kung sa pananin mo promote, makikita lang kakawas. Ginanin mo ma... habang dili pa na ito maabot atong target sa atong vaccination, nga 80% sa population, I think mas ang broad disorder siya kontrolin. Mga pila na ba po karon ang na bakunahan diya sa inyo? Unsa na po kadaghan? Kung percentage ang isa nito? Sir, priority list, nag-base lang kami sa DOH, nasa A3 na kami. More or less siguro hangtod na kami sa may mga comorbidities.
Katong may mga sakit na may mga maintenance mo na kami nga stage karon. So far, gwapo man po ang coverage namon. Naging blessing in disguise man po siguro sa amo atong search nga naitago sa amo. Kaya tungod ato ang mga tao naging cooperative na karon sa vaccination at sa minimum health protocol. Oo. Pero katong gimension ni mo nga tulo ka positive, kagahapon lang ni. Ang aktual na kaso. Sa report po. Pero actually, murag na strict pa na sila na case, sir. Mo na sila katong mga exposed po dati. Na-connect-connect na mo through sa contact tracing. Medyo late lang kasi ang reporting ng DOH, sir. Kasi ang RT-PCR result nila, nag-upload ang result 3 to 5 days. More or less, ma-report ang ano na siya after a week. Okay. So, pero sa realidad, sa real time, pila gyud ang natibukan nga kaso diha sa inyo ha. Ang aktibong kaso. Sa karon sir, active zero gid kami, active base pero based sa reporting. Matibok-tibok kasi na sir kasi dili siya daily nga gina-report nila. So every time naman mag-abot ang result sa PCR, mag-abot siya after 3 days pa ma-report, after 3 days pa ma-post sa ano. Sa so, umuna siya data. Pero sa karon sir, ginatanaw namon, dili na namon pansin na siya ang report na yan eh. Basta nag-promote lang git kami. Kasi honestly sir, ang report, mga symptomatic na sila. Pero kung tanaw naton, real score din naton karon. Daghan kayo gulay sintomas nga wala nagpa-test, wala nagpa-swab. Nga positive na sila. Nga hadlock no? Hadlock sila nga ma-declare ng COVID. Kaya ang problema kasi karon Dok, tungod sa pabagong-bagong panahon, uso po na ang trangkaso. Muna ginahimo sa uban, doon na sila naka-experience sila nga nawad anong gapanlasa, nawad anong gapangamoy, doon na hilanat pero walay ubusipon, trangkaso kini. So muna ang ilang ginahimo, magtago na lang sa ilang balay. Yes, exactly sir. May mga stigma po kasi nga naitabo karon nga ang mga tao hadlok mag-hospital, hadlok mag-hospital kung may mga ginabati kasi hadlok sila mag-COVID. Pero in, sa pinood nga sir, mali na siya ang attitude. Correct. So dapat, paano na ito, kinatago kasi na ito, wala tagabalo, atong pamilya ma-expose na sa ato, wala tagabalo, positive na di ay ta. So actually, kung gusto na ito na i-control ang COVID, sir, naana sa tao, sir, eh. Bisa kung sa pahimuon na ito sa government, actually maglisod ta kung dinigid mag-cooperate ang mga tao. At least, Doc, congratulations no, kay maayo po ang inyong contact tracing diya, hinungdan zero na mo karon sa active cases sa COVID. Opo, sir. Di na lang ito nakita ang teamwork sa amon sa municipality from the mayor down to the barangay officials at sa mga staff. Kumbaga, one command lang kami and synchronized po. Naging cooperative po ang tanong. So, dilibot pa sabot kay tungod ang zero cases kita. Mung kumpiyansa, mung luwag ang katawan. Dapat kanunay mo sulog yun sa mga protocols. Hindi sila. Mas delikado ng zero case actually kasi nag-expect ka nga safe. So, dapat kung mga inga na, murag silent na, murag delikado na, kaya takhan ka nila panago. Correct. Ay ginabati. Wala may dapat test. So dapat yun the always nga mag-amping yun kita kanunay. Doc, salamat yun kayo no, sa higayon nga gihatag nimo sa atong programa o congratulations for the job done sa inyohang trabaho diya. Thank you so much po. Thank you po sir. Apo, salamat. God bless po. Mga katinig inyong nga nabati ang ato ang municipal health officer sa President Rojas, si Dr. Dominic Laos no. Sa President Rojas to. Pero sa Kinapawan City, mga katinig, ayaw mong kumpiyansa. Kay tungod ang aktibong kaso karon diri sa Dakbayan, kay hibaw mo, pila na ang ato ang aktibong kaso? Ayay ka, 214. 214, mga katinig, ang active cases. Pinakadaghan ni ini asa. Nagkadaghan. Kagahapon natala, 20. Sa real time ni siya ha, nga gipagawas sa kagahapon sa city government, pinagi sa City Epidemiology Surveillance Unit. COVID-19. Sa 214 ka mga aktibong kaso mga katinig, 81 ni ini ang naa sa may barangay poblasyon na
At least dito sa mga adunay mga area nga niubos na ang kaso, pero pinakadagan kining poblasyon gyud, no? Gikan sa poblasyon, gisundan kini sa barangay Singaw nga adunay 20 mga katinig, unya nisaka sa og duha, no, kay gagahapon 18 sa nadugagag duha, unya ang Balindog 17 paggihapon, ang barangay Sudapin 16 na lang. At least ikunhod gamay ning sa barangay Sudapin. Unya doon na po yung mga area nga walay dating kaso na butangan na po laing kaso ron. Ang sa may Amas, 14 gahapon. O netong nilabay ng adlaw, 14, 13 na lang karon, no? Samtang sa Pika sa Bahay Nusab, ang Ilumabis sa maugihapon, 11 paghihapon ang aktibong kaso nga naa dito karon. Oo, then Ilumabis sa... ang uban pa nakatala, ang Manungol, Siam, ang mga aktibong kaso, ang Lanao, 8, unya 8, tig-upat o 5 ang sa Paco, tig-upat ang barangay Miuhaw o Patadon, tig-tulo ang barangay New Bohol, Binuligan, tig-duha ang Balabag sa Nungaan. Oo, dayon usa, tig-usa, no? Ang Kalaisan, Unica, Santo Niño, Kalasuyan, Mateo, Muaan, Hinatilan. Oo. Ayaw mo kumpiyansa, stay home lang gyud gyapon mga katinig. Ay pastilan in town. Adunay propose, adunay pamahayag si Pangulong Rodrigo Duterte nga hawaon ang pagsulob sa face shield. Ikaw sa actually samok raman, no, ang daghang kay kang gipangsulob, pero kung tanaw na to mga katinig, kining pagsulob mo puning makaprotekta kanato. So ingon ni presidente, ay na pagsulob og face shield kung naaka sa open space. Hinuon, kung naaka sa suod sa ospital, kinahanglan jud ka magsulob og face shield, no? Kay para maprotektahan ka. Okay, sa mga ospital man gud mga katinig, vulnerable ka diha sa virus. Pero ang pangunta na po sa uban karon, kung hawaon na ang face shield sa gawas sa o sa mga open space, eh dapat hawaon po daw ang motorcycle barrier. Kay delikado pa kini sa disgrasya, no? Pero adunay pagtutol na ini mga katinig, no? Si Health Secretary Francisco Duque III ni Sulte, ni apila kang Presidente Duterte nga dili totally ipaundang ang paggamit sa face shield, no? Kaya kini mas maayo nga adunay pangsagang kay aron na dili direktang maigo sa virus kaysa wala gyud mga katinig, no? Kini pagahisgutan pa ang naasoy nga pamahayag ni Duque kung diin iyang gibabagan ang naasoy nga pamahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ingon man, dapat magsulob gyud daw og face shield mga katinig sa mga enclosed establishment sama sa eskwelahan, mga opisina, pampublikong transportasyon, ingon man sa mga terminal o mga simbahan, no? Kay usahay dili man gyud malikayan ang kanang magduot gyud, no? Labi na kaila bitaw, malikayan, dili gyud malikayan kanang mudut-dut yod nga wala na yung physical distancing. So mo na siya mga katinig, alas 6:17 na ang atong oras. Busa mga katinig, ato yung kanunay pakusgo na itong pangdepensa pinaagi sa healthy lifestyle inubanan sa pagtumar sa mga food supplement, ang Yaki Herbal Capsule na sorayan na yun sa kadaghanan. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Sana ako sulit mas niya yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-strip na ko ng kinog 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga no daw nga, negative ang resulta sa biopsy. Nawala na siya.
Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walang exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabag sa asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako ug maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:20 mga katinig ang atong oras. Kalami sa Sidlak sa adlaw, no? Dirisdak bayan sa Kidapawan. Busa ato ang mga anak, ha? Mga ginikanan. Pukawad, ha? Pa, ipapaligua sa Sidlak sa adlaw. Kaya aron na mapakusog ng immune system diha, no? Eh labi na agad, tagdugay matulog tungod sa gigdulag ML. Sigiga online na gaming. Kabalo ba mga katinig, hangtod karong adlaw na lamang ang ginahatag, no, nga libreng sakay alang sa mga apur o kining outside authorized person outside residence o mga frontline health workers, na daghang kita makita mga bus diya sa Mindanao Bus Star ang nagadagandagan na dunay libreng sakay, pero hangtod karong adlaw na lang daw na. Kaya nga naman, mas maayong atong siren mga katinig, atong makinabi karong buntaga si Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB Director Renato Padua. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan po. Magandang umaga po at magandang araw. Umaga din po sa inyong tagapakinig. Opo. Ano pong dahilan kung bakit ititigil ang kontrata dito po sa mga bus companies na nagbibigay ng libreng sakay para po sa mga apur at mga frontline health workers po natin? Ito po ang dahilan po noon. The suspension of the servicing is kailangan namin gawin yon dahil sa fiscal process para mabayaran po namin yung mga nag-participate dito na mga operators. Ang sa gobyerno po is meron tayong clearing and working on the disbursement of funds. Mm-hmm. Ang pundo po is hanggang 30, ang kontrata natin is hanggang 30 of June. But the processing para mabayaran po sila is medyo may katagalan po 'yon. Mas mahirap po na nagseserbisyo sila na hindi natin mabayaran po. So ibig sabihin babayaran muna. Pero dahil hanggang 30 pa, katapusan ng June yung ating kontrata, suspend lang muna. Itutuloy pag nabayaran na sila. Ganun po ba yun? Yes po, dahil meron pong time or may period po na sa paglakad po ng mga pambayad sa po sa kanila.
So ibig sabihin, nagsimula silang kinontrata at nagbigay ng serbisyo nitong unang linggo lang ng buwan ng Hunyo. Hindi po, matagal na po yan, mga March pa po yan. Yung ibang region po is nag-start start na ng October of last year. Oh? But yung, yes, nag-start po, buong Pilipinas po ito. Pero limited po yung mga nag-start nito. It's NCR, Cebu, and Davao. Mm. Then it was disseminated sa amin na mag-continue with other regions. Pero ang mga nauna po is yung mga regions ng Caraga 10 and 6. So when we started na yan, mga December na po. But the processing or the training of the drivers, kayong onloading of the drivers is mga January na po nangyari. And the free ride started on June. Dati kasi net service contracting lang po. Dalawang klase po ang service contracting natin, yung net service contracting. Tumatakbo po sila at binabayaran rin sila per naniningil po sa pasahero yon. At binabayaran rin sila ng per kilometer run nila. Itong free ride naman natin is another form of service contracting. Hindi po naniningil, it is offered sa healthcare workers natin and the upwards. Binabayaran din per kilometer sila. Okay. So, ibig sabihin, kasi may marami dito sa probinsya ng Cotabato, marami tayong nakita na mga bus na tumatakbo na may nakapaskil na libreng sakay. Halimbawa, yes, pag wala silang, walang pasaherong sumakay sa kanila. Kasi, it's okay lang po. So, bayad din ito. Bayad sila. It's basta they run according to the service plan. Oo. So, yes. Halimbawa, ang ginapa natin dyan po is the availability ng transport system natin na hindi siya yung inaantay. Mm. Or meron tayong local lingwa natin na alas puno. Mm. Wala na po yun. Ito'y tatakbo yung bus o tatakbo yung servicing unit natin nang ayon sa service plan nila. Meron ka kung makikita dyan, walang sakay, meron kunting sakay. At kung meron, kung nasa peak hours naman is punong-puno or we do not allow that. Uh-huh. So, kailangan namin na nakaprogram po yun sila o nakaplano po na during the peak hours is yung frequency is mas marami po. Oh, every 30 minutes yata ang interval nila, may dumadaan na mga bus? Yes po. So, dahil dito, mga magkano po kayo yung nailang budget po, Director? Ang per kilometer run nila is 8250 po. Per passenger po ito? O per unit? No, per run po ng unit. Yung itinakbo niyang kilometrahe, yun po ang kwentahan dyan. Bukod po dyan, isang karamihan po ng napuntal ang funds is sa driver po. Ang driver po, kung naka-onboard siya or nakasali siya before 1 May, mm-hmm, is may 25,000 one-time incentive po siya. Ibibigay po yan sa kanya. Pag May 1st and hanggang ngayon po is 20,000 yung makukuha nila ng driver po. Oh. Kung dalawang driver dyan, hindi po nila paghatian yon. Bawat driver. Uh-huh. Okay. Then they have the 4,000 na initial payout sa kanila, uh-huh, pambili po ng cellphone. Para? Yung cellphone po kasi is yun ang gagamitin na nila for monitoring of the trip per driver po yan. Meron tayong systems manager na nagmo-monitor po doon sa central office natin. Mm-hmm. Then they have to go on the orientation para malaman nila yung gamit po ng sistema at yung mga ayudang maibigay sa kanila. May, and bukod po dyan, is may 7,000 sila per week na 5 days, minimum 5 days na service days nila. Labas pa sa 25 na one time na ibinibigay?
Yung 25,000 po is one time po yan. Oh. Doon sa nag-onboard before the May 1st. Okay. But after May 1st po, 20,000 na lang po yung matatanggap ng per driver na incentive po. Oh. Bukod doon po, mayroon silang 4,000 yung pala sa cellphone po yan. Oh. And bukod doon po, every week po is meron silang 7,000 per driver with a minimum of 5 days na service, nakaservisyo po sila. At least, ano, buhay na buhay yung ating mga driver sa panahon na mayroong kontrata. Pero this time... Yes, yes. Ito po yung batas kasi na ginawa na nakaakibat doon sa Bayanihan 2. Uh-huh. We are using the fund of Bayanihan 2, that is 2020. That is why we are... we have to pay out yung mga drivers, yung mga operators before 30 of June kasi mag-end yung allocation of funds sa 30 of June. So itong binabayaran natin, labas pa sa driver, kasama na ang operator ng bus. Mas malaki yung operator po. Oh, iba po yung sinabi ko kanina na una po, uh-huh, hindi yan yung kilometer run. Ang paghatian po nila is the kilometer run. Bukod doon, sa kilometer run na sinatakbo nila. Uh-huh. Na 8250 per kilometer. Mm. A part of that, 70% of that will go to the driver. And the 70% po yung hatian nila. Mm, okay. Doon sa ano, may mga ibang ano bus na may mga conductor. May mga conductor din po ba tayong binayaran? Yung mga conductor po, nag-kupa na lang yung bus companies po niyan. It's either na hinuhulog po nila, sina-charge na nila doon sa share na 30% ng driver po. Ah, okay. So, depende na lang sa operator? Yung operator po, pinag-usapan nila yan ng mga... drivers po. Uh-huh. Kasi kailangan ng conductor doon sa... lalo na pag-bus po. Mm. So... sa probinsya ng Cotabato, last day po ngayon, ano, kailan po natin inaasahan muli pong babalik ang ganitong klaseng programa? O meron pa ba tayong inaasahan? Kasi sa ngayon, mas lumalala yung kaso ng COVID eh. Opo, opo. Baka yung Bayanihan 3 naman po, doon natin pag na-incorporate doon ng funding for this program or continuation of this program, itutuloy po rin natin with this baka kung the same yung criteria or yung scheme. Mm. So dahil mababawasan tawag dito, kasi malaking tulong talaga ito sa ating mga frontliners at mga apur, no, yung libreng sakay na ito. Ano naman ang mangyayari pagkatapos nito at para naman doon sa mga kasi ang nangyayari po ngayon doon sa mga namamasada ng mga van, times 2 po or times 3 yung sinisingil na pamasahe sa mga pasahero eh. Anong hakbang naman ang ginagawa rito ng LTFRB? Nasa criteria po o yung kwase po ng units na gagamitin for those qualified to join this is wala o yung UB Express, hindi po nakasali yan. Ang nakasaling UB Express is the Border Knight. Okay. Anong klaseng apo? Class 3 and modernized na UB Express ayon po sa Philippine National Standard. Uh-huh. Wala pa po tayo dito yan sa Region 12. So ibig sabihin yung mga namamasada ng mga van dito, ano ito? Kulurum? Hindi po. UB Express lang siya, hindi siya modernized. Ah, okay. So dapat hindi sila maningil ng sobrang mahal. Yung ayon po doon sa dati nilang sinisingil, yun po ang gagamitin po nilang tarifa. At lahat po ng UB Express na tumatakbo po, nawala sa program po, is covered po sa dapat sila ng special permit. Oh, kasi ang ganito ho yung nangyari dati. Dati-rati, nung wala pang COVID, punuan niyang yung mga van na bumibiyahe. For example, Cotabato, Kidapawan, 180 o 150 to 180. This time, dahil binawasan ng kalahati ang pwede lang sumakay sapagkat ibig ng ating pamahalaan na mapatupad yung physical distancing, ang ginawa ng mga operator, yung mga namamasada,
ay times 2 yung nasa 300 plus na, minsan 400 pa. Depende pa minsan ano sa mga konduktor. Ganun kamahal yung kanilang sinisingil sa mga pasahero na bumibiyahe ng Cotabato to Quilapawan. Kawawa naman po yung ating po mga pasahero. Yes po, ganito po yan. Ang special permit doon nila is nakasaad doon sa preceding pages nila po. Uh-huh. Is yung tarifa. Ibig sabihin yung amount na sisingilin nila. Mm. Nakasama po na yan. Binase namin yan doon sa pinakamahal na UB Express na singil. Uh-huh. That is Metro Manila. Okay. Okay. Lahat po ng nag-sumisingil or rapad, punan nyo lang ng pictures or evidencia what time para ho masomo natin. Uh-huh. Sa ngayon po, walang nakarating sa amin na in written form na reklamo regarding sa fair singilan. Opo. Kasi ang nangyayari okay. po kasi, yung ating mga kababayan ay pagod nang magreklamo, hassle na para sa kanila. So, sa mga magre-reklamo, anong dapat po gawin? Pipicturan? Picturan po, una ng ebidensya. Kasi meron ho mga case numbers yan sa side ng sasakyan. Uh-huh. Or, hingin muna nila po yung tarifa ng PAN. Mag-usap muna sila. Baka mamaya na dala naman, ito pala ang singil sa inyo, bakit ganito yung singil namin. Doon muna po ipaglaban nila yung karapatan nila sa driver. At once na na yan at hindi pumayag po, saka po magreklamo na yan. In written form or na may cover ng ebidensya. Uh-huh. Ang plan lang namin kasi is ang LTFRB is na quasi judicial function yan. So, through a hearing, dapat rin, pag nasumon po, pati yung nagre-reklamo po, is attend po ng hearing. Mm. Okay. Medyo may katagalan lang yung hearing namin because we have to schedule it na hindi naman compromise yung protocol natin sa health and safety protocols natin. Saan po sila pwedeng magpadala ng reklamo ho? Sa LTFRB po, RFRO 12 o pwede rin sa online po. Via online na, no? Kung halimbawa, taga-probinsya ng Cotabato, hindi na kailangan pumunta pa sa opisina ninyo? Yes, opo po. Pwede na online. Nasa pan rin po yun. Nasa part of the markings po ng UB Express. Uh-huh. Kung saan sila pwede magreklamo. Actually, ang isa sa mga grabing maningil rito, yung mga colorum, wala kang makitang nakasulat na kanyang basically po, sir, ang colorum is hindi automatic po yan na merong hinuli po namin yan once na sabat po or na flag down po sila sa daan. Uh-huh. Ang colorum po is yung mga violation kasi na yung LTFRB, mga moving violation. Kaya paminsan po, may nakikita kayo pag may nag-inspect, titigil lang po sila sa tabi ng daan. Marami po tayo nakikita ng ganyan. Pagka nakikita may highway patrol. Yeah. That's the technicality of apprehending them. Yan ang depensa nila. Kaya nga, no? So, yun lang po, we are educating the public po na talong-talong kayo pag nag-patronize kayo ng colorum. Mm-hmm. You are not protected there and one thing is they are competing with our legal yung mga legalized transport system natin. Aha. Director, maraming salamat po sa panabinigay ho ninyo sa amin. Baka may mensahe po kayo para po sa ating mga kababayan, especially ngayong last day na tayo ng contract service sa mga bus companies ng libreng sakay at babalik tayo sa normal. Ine-expect natin na may mga reklamong matatanggap dahil nga maraming mga nagsasamantalang mga especially nitong mga van na bumibiyahay sa probinsya. Yes po, sa lahat po ng aming mga riders po, particularly the healthcare workers and the upwards, na humihingi kami ng paumanhin sa inyo regarding the suspension of the libreng sakay.
this is a process na ginagawa namin, a fiscal process para po mabayaran namin yung mga operators natin or mga participants natin sa libreng sakay. Hopefully po, we are na matuloy uli itong libreng sakay. Baka after ng June 30, pag meron po naman kaming program for this, we will inform you and our operators so that the same scheme po at maituloy itong libreng sakay. Marami pong salamat. Marami rin pong salamat sa inyo po sa pagbigay sa amin ng pagkakataon. Thank you so much po, Director, at magandang umaga. Mga katinig, inyong nabati si LTFRB Regional Director Renato Padua, kalabot ni ining end of contract service no, sa mga bus companies. Pero dere sa probinsya, doon na pa yung mga nagabiyahe nga gikontrata po da sa provincial government katong nga mga multicab, no? Pero ang ato ang pinakauna-unang concern ni mga katinig kay noon makasabot man ta sa ato ang mga operator sa mga van nga nagabiyahe. Pero daghang yung mga mapagsamantala kaayo, no? Nga mga van driver ganik ang mahitabo niya na mga katinig. Mapansin ninyo, nakabutang sa ilhang placard, Rigikan Skidapawan, Cotabato, ha? Ang nakabot na nakapaskil unya pag-abot midsayap kung pila lang mga pasahero di na mo dayon og Cotabato ipasa ka sa laing mga van nga nakaturno oh patay mo ang oras nagbayad man kag insakto dili sila nagsulti og tinuod nya tanaw nimo wa man di ay nakarehistro sa LTFRB way prangkesa no kay ang mga nagapamasada gyud mga katinig nga dunay prangkesa gikan sa LTFRB nakabutang gyud ang ilang LTFRB case number sa ilahang kilid sa ilahang mga sakyanan subot pasubot niya na kung wala na siya og dili yelo ang hang ilahang plate number mga kolorum kana alas 6:39 na ang atong oras mobalik atong programa mula bayan pipila ka mga pahinumdom tinig ng bayan tinig ng bayan. Hi, Bess! Busy ka ata ah! Yes, Bess! Eto, nag-urban gardening. Programa natin to sa SK, di ba? Ay, nako, Bess! Iwan mo na yan! Punta tayo sa party! Gimmick tayo kasama ang tropa! May pinagsasabi mo dyan! Di ba bawal pa yan? Huh? Maniwala ka dyan, Bess! Mag-face mask lang tayo! Lasot na yan! Alam mo ba, Bess, na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil sa pagsuway sa ating mga health protocols, lalong-lalo na sa mga pagtitipon? Ay, nako, Bess! KLG ka talaga. Bes, mahalaga ang buhay kaysa sa panandaliang kasiyahan. Sa ating mga kabataan, tulong-tulong po tayo upang labanan ang COVID-19. Ito po si Santina Tainan, ang inyong SK Federation President ng Kidapawan, na nanawagan sa ating mga kabataan na maging responsable at mabuting halimbawa sa ating komunidad. Kabataan, kaya natin to! Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kiriyaki Vitamin sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. Kaman si akon isang gipainom og Yaki Vitamin niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil na karon niya basta na taon sa buspos na entaon. Yan ang Kiriyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Keys, Quite Plus, Animal Feed Supplement. Nanong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto ng King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Lima ka rason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's VitaPlus sa gialimahang hayop. Kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakumpleto ng ingredients sa feed supplement. Kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's VitaPlus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima mao ang partnership sa pag-asenso and nation building. Pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit o
og Kings Vita Plus mapalit sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Do you want to achieve your dreams through quality but affordable education amidst the pandemic? Then, enroll at Colegio de Quitapawan. We are New Normal Ready. Courses offered: BS Criminology, Nursing, Elementary Education, Midwifery, Hospitality Management, Information Technology, Computer Engineering, Computer Science. Colegio de Quitapawan also offers a Junior High School with ESC Grant and Senior High School with Voucher Program. Scholarship grants available. No tuition fee increase for school year 2021 to 2022. For more information, please visit Colegio de Quitapawan or call telephone number 064-577-1340 or cell phone number 0942-345-5370 or Facebook page Colegio de Quitapawan CDK. Hurry! Enroll now at Colegio de Quitapawan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:43 ng atong oras. Padayon kita ni atong programa ng Tinig ng Bayan. Good morning sa itong mga tigpaminaw, hilabi na sa mga naka-online o padayon nagpaminaw ni atong programa ng Tinig ng Bayan. No? Thank you so much naka-monitor sa online. Sila si Hannah Tatak, si Mylene Jane Dominicata, si Remchi Madindang, si Ginapi Gambong Ungkoy, kay Jane Limbag Muntikalbo. Yes, good morning kay Irene Don, watching from New Israel. Oo. Oga daghan pa. Thank you so much sa inyong kanunay nga pagpaminaw og pag-subaybay diri sa itong programa. Mga katinig, samtang sa pika sa bahay natong hisgutan kadali, no, kining paghawa na sa face shield tinuod sa amok, pero kung mao kani makaprotekta ka nato, awa tay mahimo. Pero unsay mga paglantaw niini sa itong mga ekonomista, unsang posibleng epekto niini kay ang kamatuuran, mga katinig, daghan pa sa gihapon ang pila pa lang ka porsyento ang nabakunahan, kapin 1 million, pila to? Murag na pa yata sa kapin 1 million or 7 million ang nabakunahan sa tibuok, tibuok nasod batok sa COVID-19. So layo pa kita sa kamatuuran. Pero adun na ipamahayag ang DOH nga ilahang punggan ang gusto ni Presidente Duterte nga tanggalon ang pagsulob sa face shield. Manang ingon po sa uban, dapat dili na maggamit o barrier sa mga motorsiklo. Si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University, atong kauban. Prof, good morning. Yes, magdumaga. Magdumaga din sa lahat ng mga nakikinig. Apo, ano ho yung tingin ho nyo rito sa desisyon po ng Pangulo? Yeah. Actually, medyo nagulat tayo, no? I think kasi ang nagkalabas noon is si Senate President Tito Soto, and I guess, no, that happened during a meeting, no. Siguro nag-mention, alam naman natin, no, yung inconvenience ng mga face shield, no, lalong-lalo na no, kung medyo mainit din, no. Mm-hmm. Medyo nagpa-fog siya. So siguro nag-mention lang si President Digong, no, regarding dun sa inconvenience, sabihin na baka pwedeng sa ospital na lang, no. Pero ang tingin natin, no, that's not an expert advice, eh. Oo. So siguro ano lang yun, no, opinion niya lang yun. Oo. And sinasabi pa rin ng ano, no, ng DOH, no, although wala pa talagang ano, no, wala pa talagang study na nagsasabi that it will prevent, pero nakatulong kasi siya, no. Tama, no, na although naka-face mask tayo, so pwede pa rin tayong matalsikan kasi sa mata, no? Mm-hmm. Or hahawakan natin yung may nahawakan tayo na may virus, tapos umawak tayo sa ating mata, ganun din yung epekto nun. So sinasabi pa rin ng ating mga experts na although hindi ganun kalaki talaga, no, yung prevention compared sa face mask, pero mm-hmm, nakakatulong pa rin siya sa ano, no, sa pag prevent ng infection. Yung sa akin lang naman, no, ang mga nagre-reklamo kasi yung may mga, especially yung mga workers, no, like for example construction worker ka, oh, and syempre mainit, no, at naka-face shield ka pa, mahirap ang trabaho, or even ng mga drivers, no, yung mga ganun. So medyo mahirap yun. So siguro tingnan natin kung alin lang yung applicable at alin yung hindi yung lalahatin natin, kasi may tulong din naman yung face shield kahit papano. Oh, especially sa mga lugar na matatao. For example, sa yan, sa mga ano, sa mga pampublikong sasakyan, sa mga mall at mga sa public market o sa mga tindahan, di ba? Yeah, exactly, no. Kaya yung ano naman, pwedeng ano, yung mga
yung mga trabahante pwede nating yan, no? Kasi syempre kung nagtatrabaho sila at may mahirap sa trabaho. Oh. Pero yung nasabi natin, huwag natin lahatin, no? Maglagay lang tayo ng exception. Kasi nakakatulong din naman yung patient kahit papano, no? Yung barrier siguro pwede pa natin tanggalin. kaya nga yung post ng aking mga kaibigan, ano? Sabi na dapat kung unang tatanggalin yung face shield, unang tanggalin yung barrier sa motorcycle, kasi bukod sa delikado ito, naka-helmet naman eh. Yeah, exactly. At saka minimal masyado yung pagpahalo natin o pagka-implement. Kasi kung titingnan natin, basta lang merong ano, no, kahit na nung shield na lang nilalagay ng mga kababayan natin, oh, na alam naman natin na hindi naman ka-effective. O minsan, lutay na yung mga face shield nila na-fold na tapos pag may pulis, hahawakan nila. Uh-huh. So parang mas delikado talaga, tama ka. Oo. Magkukos pa ng disgrasya, lalo na kung marami kang bit-bit dahil motorsiklo yung iyong sinasakyan. Yeah, exactly. Lahat ano pa, no? Sabi nga lagi, mas nakaka-prevent pa yung helmet eh. Saka yung kung naka-face mask ka tsaka naka-helmet, mas mawi-prevent pa yun compared dito sa ano, no, sa barrier. So mangyayari dito, aantayin dapat yung anong magiging rekomendasyon ng Interagency Task Force on Management of Emerging Infectious Diseases. So sila ang mag-decision nito, hindi ang Pangulo. Yeah, actually, ang Pangulo naman, in fairness, no, sumusunod naman sa sinasabi ng IATF, no, kasi yun na nga yung kanyang consultative body niya, no. At the same time, sila yung mga experts eh. So I think yung binigay ni Senator Soto is just personal opinion ng ating presidente during a meeting. Ano naman ang reading nyo ngayon sa patuloy na pagsipa ng COVID-19 sa ating lugar, Prof? Especially dito na sa Mindanao. Kasi doon sa Manila, sabi nila, manageable na eh. Actually, ganoon naman talaga yung ano, may cycle naman talaga yung COVID eh. Na-notice natin kasi nung summer, no, medyo mababa sa Manila, dito sa atin tumaas, no. Tapos medyo bumaba sa atin yung bandang June, April, May, no. Itong June, medyo tumaas, no. So, ganoon, nagsa-cycle talaga, no. Basta hindi nag-iingat, no. Kasi if you remember, mga bandang February, March, no, medyo nag-open up tayo. Ang Davao mismo, no, nasa 2%, 3% na lang. Mm-hmm. Ngayon, nasa 13-15% eh, no, regional, ha. So, yun, nakikita natin na umiikot siya, no. Ang problema lang talaga sa probinsya, medyo mas mababa yung healthcare capacity natin. Uh-huh. So, dapat mas nag-iingat talaga tayo. Correct. And dito sa Davao, no, medyo mataas talaga ngayon kasi nga very aggressive yung local government unit, no, sa pag-contact tracing at saka pag-testing. Dati, nasa between 1,000 to 2,000 lang per day yung tinitest natin. Ngayon, nakikita natin, no, nasa 4,000 plus na paakyat. Mm-hmm. Although, yung ating, positivity rate medyo mataas pa rin, no. I think medyo double digit pa rin sa. Yun yung medyo dapat pagtunan ng ating gobyerno na paano siya mapapababa. Ngayon na very aggressive yung contact tracing tsaka testing. At ang isa pang problema rito, yung mga mayroong sintomas, ayaw lumabas, matakot na ma-deklarang COVID yung kanilang karamdaman. Yeah, exactly. May mga kilala nga ako dito sa Davao na pinili na kung saan sila papasok. Kasi kung for example, yung papasukan nila nag-require ng QR code, ayaw na nila pumasok. To. Kasi nga, if in case ma-text ka ng Davao QR code system, required ka magpa-test. No? So ngayon, in fact, medyo okay naman yun, no? Kasi nagiging conscious na yung mga tao regarding that. Oh. Sa ngayon, ano, sabi nga dito sa data na nakita ko, 7 million, halos 7 million pa lamang ang mga Pilipinong nabigyan ng bakuna. So nasa mga more or less 2% pa lang ng kabuang populasyon. So ibig sabihin mahirap pa magkaroon tayo ng herd immunity. Pero may problema yata sa distribution ng vaccine. For example, sa Kinapawan City, ba nagrereklamo yung aming LGU dahil nasa A2 pa lamang ngayon yung vaccination na program batay doon sa priority list. Wala pang A3 dahil kulang ang bakuna, no? Ang problema, hindi pantay yung distribution. Ano naman yung nakikita nyo dito na dahilan, Prof? Yeah. Actually, if you remember, no, halos politik yung ating usapan niya. No? If you remember, sabi natin, unang problema natin will be supply. No? Supply. Sabi ko, pag okay na yung supply, ang next problem natin is distribution. Uh-huh. So, eto talaga, ang nakikita natin, medyo pinaprioritize talaga nila ang Metro Manila, no, being the center ng Pilipinas. So, nandun lahat kasi yung mga major offices natin. So, kaya nandun, nasa A4 na sila. I think there are some LGUs na mag-A5 na yata within this month. Meron na. Oo, kaya.
Kaya nga sabi ko natin medyo ano eh, medyo unfair. Pero yun na nga. Oo. Ang mahirap kasi dito sa atin is kung ipoprogram kasi natin, for example, sabi natin na ibubuhos lahat sa Metro Manila. Ang problema is that pag biglang nag-spike sa ibang lugar, medyo mahihirapan yung ating gobyerno mag ano eh, mag-adapt, mag-re-adapt no at mag-realign ng mga kasi naka-program na eh. So, yun yung problema ngayon. Hopefully sana itong kasi maraming darating this week, no. I think may ngayong araw may darating. Hopefully sana it will trickle down do sa mga provinces. Oo, sana bigyan naman ng prioridad kasi alam niyo po dito sa Kidapawan ngayon, no, more than 200 na ang aktibong kaso. At sa kabuuan sa buong probinsya, abay marami na ang dalihan sa ano na eh, ang pinaka ang buong probinsya ngayon ay almost 1,000 na rin, 825 yung aktibong kaso. Sa Kidapawan lang 200 plus. So ganun yung nakikita natin. Alam naman natin na problema, may problema tayo sa healthcare facilities. So dapat din makita din ito ng national government, especially na namumunitor na rin nila ang pagtaas ng kaso ng COVID dito sa Soccsaryan region at sa Davao area. Yeah, ako yung talagang magiging problema ngayon, although we understand yung predicament ng national government kasi when ang problem talaga din is logistics eh. Kasi kung for example, biglang tumaas sa Metro Manila, so nag-prepare na sila ng mga logistics support, no? Kasi yung delivery, in fact, ang narinig ko, nagpapatulong sila sa ano eh, Jollibee na tsaka sa McDonald's, how to deliver. Kasi parang may sistema yata ang Jollibee tsaka McDonald's, how to deliver. Yun lang ah. Ang problema natin is that medyo on a national scheme, no, especially with the national government, ang daming problema, medyo nahihirapan talaga sila mag-adapt. But hopefully, no, sana ngayon, kasi may parating kasi ngayon eh, na vaccines. Tapos next week, medyo marami din. Hopefully, kasi mababa na ang Metro Manila, mag-re-adjust ngayon no, itong ating national government. And sana, hindi kasi ngayon nangyari, narinig natin medyo kung may magre-reklamo saka sila magre-react. So, example na lang natin diyan sa Cagayan de Oro. So kung hindi pa nagwala yung kanilang yung congressman nila, ngayon after magwala ng congressman nila, after 2 days meron na kagad silang Pfizer na vaccine. So parang hindi galon yung sistema. Kaya nga eh, bulok ng sistema yan eh. Nako. Anyway, Prof, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo sa ating programa. Magandang umaga po ulit. Okay, maraming salamat mga Power God Bless at stay safe pa tayo lahat. Apo. Si Professor Ramon Labilino Jr. sa Ateneo di Davao University. Problema gini mga katinig no, kay halimbawa diri sa tuwa sa Kidapawan City kung diin dunay taas nga kaso unya gamay pa lang ang natagaan og bakuna. Unsay mahitabo niini kung magpadayon kini no? Unta sa pag-abot sa mga dugang nga mga bakuna, mga prioridad o matagaan kitag dugang ang mga supply o ang ingon ni Mayor Joseph Evangelista, ni comply naman mi. Tanan, kompleto na tanan pero nganong wa pa sa gihapon. Ang ubang mga lugar nang hinobra naman gani ang katong A3 na gani nang gasamantala sa A3. Nagsulti sila nga doon na sila yung comorbidity bisag wala para mauna lang gyud. Pero makatingala ka nganong makalusot man. Alas 6:56 na ang atong oras mga katinig. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alang sa inyong mga panginahang lanon, sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items, o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinapawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinapawan na makitaan sa Jobber Berlin's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kidapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JNT Express. Odron Uniform Center Kidapawan. Open from Monday to Friday and Sunday.
Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud daga panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Anong maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Ah, okay na kay kuya. Bisag tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata ukon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Aduna ka ba gibuhi piso ng hybrid o manok man sabo nga nakasinati og sakit sama sa halak, pisik, sipon ug ubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalintura o baka adunay samad? Ani ana ang pinaka-epektibo nga water soluble powder antibiotic? Ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic nga adunay upat ka combination sa human grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol ug carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang 2 ka 5 gram water soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 5 ka adlaw. Ayaw na paglangan, sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte, available sa tanang agri-vet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox Caplet para sa mga sunoy kun manok pang sabong sa mga agri-vet stores. Maayo pa si Kwan. Nakatulog na kalawin. Apay na kumbay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimay mo din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kadulang igong energy ug mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Aukira 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest.